Okay, thank you for another, thank God for this another opportunity na makapag Bible study. So we advance, ngayon ay 12:30, so buti nakahanap ng time na maisingit ito, para kasi dalawang gabi na akong hindi nakapag-lead ng gabi. So sorry and thank you for salamat kasi in-extend yung patience ninyo sa akin. So ngayon sa ating pag-aaral is na banggit na natin yung number one, di ba? Meron tayong four pillars of Christian life. Number one is identity. Number two is intimacy. And number three is intensity or excitement. Excitement. Ang ating text ay 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Verse number 58. Ang ating text ay 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. So, sana nagba-Bible reading muna kayo. Nakakapag-Bible reading pa rin kayo araw-araw. Kasi ngayon August 1, so Proverbs chapter 1 ulit. Yun lang palagi, no? Proverbs. Proverbs chapter 1 ulit. So Bible reading muna. Tapos memory verse. So yan. Tapos bago nyo mag-play ng video. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, ang title, Intensity for the Work. Napauna natin is identity with the Lord. Pangalawa is intimacy in the Word. And number three is intensity for the work. Itong gawain ng Panginoon, itong Bible study natin, gawain ng Panginoon sa atin bilang isang pamilya. At kapag sinabing gawain ng Panginoon, related sa pag-abot, related yan sa mga pag-soul winning, sa discipleship, sa Bible study, gawain ng Panginoon. At unang atakihin ng Panginoon ay ang gawain. Unang atakihin ng Diablo ay ang gawain ng Panginoon. Siyempre yung gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga palagi natin ipag-pray ang bawat isa. So, let's pray. Let's pray as we start our Bible study. Let's pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa muli mong pag-gather sa amin. Tunay nga Panginoon na ang aming mapapag-aralan, Panginoon, ay sana ay makapagbigay ng encouragement, bagong kaalaman sa bawat isa. Ang aming pong hiling ay muli niyo pong itama ang aming mga puso. Panginoon, hiling po namin na ikaw ang maita sa aming kalagitnaan. Patuloy ka pong mangusap sa puso ng bawat isa. Siya sa atin muli ang aming mga puso. Kung meron mang kasalanan, pagkukulang, Panginoon, na nagawa kami sa iyong harapan, ay patawarin mo po kami. Ama, putulin mo po ang anumang pagkilos ng Diablo sa aming kalagitnaan. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa aming Bible study. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, intensity for the work. Kailangan natin yan. Bilang mga mananampalataya, syempre yung una, identity with the Lord. To be saved. To be identified, ano? Dapat maligtas at manindigan sa kung sino tayo. Wala sanang identity crisis. Ang identity crisis, na pag-aralan natin yan, no? Sa identity with the Lord. Pag-aralan natin ang identity crisis is our problem. Diba? Alam na, tatandaan natin yung example about sa manok. Nakala niya pato siya. Kaya yung the way kumilos ang pato, hindi na gaya niya kasi nakakasama niya. Kaya ka mag-ingat din tayo sa nakakasama natin. So sa identity with the Lord, na manatnunghayan natin, nasaksihan natin, na dapat bilang tao makasalanan ay dapat tayong maligtas,
at ma-identify with the Lord. Ibig sabihin, mapabilang at maging kabilang at mapabilang sa pamilya ng Panginoon, at manindigan at malaman kung sino tayo sa Panginoon, at manindigan tayo na tayo ay mananampalataya. Kaya ngayon, pangatlo nating pinag-usapan doon is identity in crisis. Sa kabila ng problema, sa kabila ng persecution, maninindigan tayo na tayo ay mananampalataya. Pinag-aralan naman natin sa intimacy with the Lord na bilang isang mga mananampalataya, eh, dapat meron tayong, ang tawag dyan, meron tayong, nakalimutan ko. So, meron tayong, ano yan, adoration, addiction, tsaka adhesion. Ano, adhesion, ano, hindi addition, adhesion. At sa atin, pangatlo, intensity for the work. Paano ba natin may papakita bilang mga mananampalataya na tayo ay excited? No, na, kasi ang gusto nating tukuyin is excited palagi sa gawain ng Panginoon na hindi katatamaran, hindi hindi aayawan, hindi aalisan. Ano? So, bilang mga mananampalataya, may tatlo tayong bagay na dapat maintindihan. Number one, is dapat nating maintindihan na pagdating sa gawain ng Panginoon, Bible study man yan, group devotion man yan, church service man yan, or ministry ng kahit anumang salihan nating ministry na related sa missions, I mean, kasi may mga ministries na wala na sa hulog. No, so, tingnan natin, yung ministry ba na yan ay connected sa Great Commission ng Panginoon, yung go, teach, baptize, tapos yung follow up. At ang ginagawa natin, Bible study, is related or connected dun sa follow-up. Continue to grow. To. At dito, kailangan natin ng... hindi COVID yan. So, kailangan natin ng fervency, frequency, at faithfully. Ano? So, sa atin bilang isang mga mananampalataya, una nating pag-uusapan ay dapat meron tayong fervency sa Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng fervency? Fervent, ibig sabihin, nag-aalab na puso. Ibig sabihin, excited, on fire, kumbaga. Kasi ayaw ng Panginoon ang nagdadalawahan tayo. Na minsan excited, minsan hindi. Minsan gusto, minsan hindi. No, minsan a-attend, minsan hindi. No, pabago-bago. Kaya ang nais ng Panginoon is fervency, nag-aalab na puso para sa gawain. At syempre, para sa Kanya at para sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, fervency, nag-aalab na puso para sa Panginoon. Ang nais nating maintindihan na kapag dating sa fervency, kailangan niya ng... kailangan kapag fervency is hindi dapat pabago-bago. Sa panahon nilaabot ni Moses sa tabernacle, ang hindi pwedeng mamatay ay yung apoy. Kapag lilipat sila, kasi lilipat yan eh, nagmo-move yung tabernacle eh. So nagmamarch, ano? So nagmo-move. Yung apoy kasi bilang disyerto, wala namang harang or walang building na hindi makakadaan yung hangin dahil open air sila. So, mabilis mamatay yung apoy. Kaya nga, pinag-iingatan ng mga Israelita nung panahon na yan ay huwag mamatay yung apoy. At sa atin bilang isang mga mananampalataya, sana hindi mawala yung apoy. Sana hindi mamatay yung apoy. No? Ibig sabihin ng apoy, yung excitement pagdating sa gawain ng Panginoon. Fervency. No? Kagaya na sinasabi ng Biblia, makikita natin kay... sa 1 Corinthians 15:58, yun, nabasa na natin yan, na sabi dyan, "Be steadfast, unmovable. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, fervency." Ano? Kagaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, palagi nating na-example yan. No? Hindi matitinag. Fervency. Ano? Na umulan, bumagyo, excited. No? May sakit o wala, excited. Siyempre, kapag may sakit talaga, hindi na talaga makapunta. Pero, ganun pa man, hindi nawawala yung excitement. No, hindi gumagawa ng dahilan, kundi yung mga dahilan tinatanggal upang magawa or makasattend, makasali sa Bible study. Or sa anumang gawain sa ministry, ano?
So, bilang mga mananampalataya, huwag nating alisin yung alab, no, fervency. So, pangalawa is yung frequency. Ano yung frequency? Ang frequency is madalas, frequent. Kumbaga sa salitang ugat or root word, frequent, madalas. Kaya nga sa text natin, makikita natin na sinasabi ng Biblia, always abounding, hindi sometimes, hindi many times, or sa often times, kundi always abounding in the work of the Lord, sabi ng Bible sa 2 Chronicles 15 verse number 7, be strong therefore, and let not your hearts be weak, for your work shall be rewarded. Frequency. Ano, kagaya nga na sinabi natin eh, yan nga, di ba? Sabi ng Biblia, always abounding in the work of the Lord. Alam natin yung kwento ni Epaphroditus na kung saan kahit may sakit, no, matupad lang or magawa lang. Siyempre, titimbangin natin yan kung anong klaseng sakit. No? Kung yung may sakit talaga na hindi na makabangon, wala na tayong magagawa. Ano? Kailangan talaga magpahinga ng tao. I mean, mag-rest. Ano? Pero kung magagawa naman ng paraan, alam mo yun, yung masakit yung kamay, hindi makakapunta, hindi na wala namang kinalaman yung braso mo, no, sa paglalakad. Something like that, ano, masakit yung tenga, hindi maka-attend, masakit yung tenga, alam mo yun. I mean, yung kunyari, napitik lang, ano. O kaya, ano ba ba? Basta, yung mga simpleng bagay lang naman na ginagawa pang malaki. At binabanggit ng Biblia is yung, ano, frequently or frequency. No, madalas, I mean, hindi tumitigil. Kasi sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. First means first. Ibig sabihin, hindi paminsan-minsan. Always, kagaya nga ng verse natin, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, in our work, makita natin, no? Kagaya ni Nehemiah, nung binibuild nila yung wall ng Jerusalem, alam niyo po ba kung ilang days natapos? For 52 days, natapos nila ang wall of Jerusalem. 52 days. Bakit? Kasi walang tumigil. Walang nagpa-apekto. No? Umuulan, mainit, tuloy lang. No? Frequency. No, hindi yung kapag tinamad, ayaw na, ano, may nangyaring hindi maganda sa pamilya, ayaw na. Tandaan natin, gagamitin talaga ng Panginoon yung pamilya. I mean, gagamitin ng Diablo ang pamilya para ikaw ay tumigil. No, nagkaroon kayo ng alitan, no, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi ka na-aaten, hindi ganon. Hindi matigil ang gawain, kundi magpatuloy pa din. Siyempre, makipag-ayos, tapos tuloy pa din. Hindi yung kapag kagaya nga niyan, no? Maganda diyan, ano, natutuwa ko, medyo syempre nagigilty rin na may mga time talaga na hindi ko maisingit yung video, no? Pero nakakatuwa kasi kayo mismo yung nagtatanong, si Jude umaga pa lang, mamiro 4 o'clock pa lang yata nagtatanong na, umamadaling araw, ba? Sobrang excited yan. Frequency. At sana hindi lang yung kapag natripan lang na gusto, hindi ganoon, kundi palagi, ano, tinatamad man siya o tinatamad man tayo, ano, hindi man maganda ang pakiramdam natin, syempre mamumove dahil sa may mga ginagawa, pero tuloy pa din, hindi tatanggalin, ano, tuloy pa din. Kagaya niya, di ba, naalaman ko na kapag gumagawa ng iskendi, namumove, which is okay, at least hindi tinanggal, no, at least hindi tinanggal, kasi namumove lang, pwede yan, okay yan. Mas okay yan kaysa sa tinanggal. Ano? Kasi hindi naman talaga natin maiwasan yan eh. Na may mga pangyayari na ganyan, katulad niyan, nagagabi. Pero at least nandun pa din yung alab. Nandun yung frequency. Ano? Fervency kanina, ngayon frequency. Fervency, pag-aalab or excitement. Hindi nawawala yung excitement. Ano? Pangalawa is frequency. Madalas or araw-araw. Day and night. Sabi pa nga ng Bible, di ba? Day and night. Frequency. So, number one, fervency. Pangalawa, frequency. At pangatlo,
faithfully. Faithfully. Anong silbi ng mainit na kahapon kung ang lamig-lamig mo na ngayon, sabi nga ni Pastor De Vega. Anong silbi na excited ka kahapon? Anong silbi nung excited ka kanina tapos ngayon hindi? Anong silbi ng dati tapat ka, dati okay ka, dati excited ka? Anong silbi nung mga nakaraan kung ngayon nagbago na? Si Timothy, si Demas, sa 2 Timothy chapter 4 verse number 10. Ba, sabi ng Biblia, "For Demas hath forsaken me." Bakit? "Having loved this present world." Revelation chapter 2 verse number 4. Sabi ng Biblia, "I have somewhat against thee because thou hast left thy first love." So sana maging faithful tayo. Hindi lang sa Bible study, maganda 'to, meron tayong Bible study. Pero kamusta yung personal na Bible reading? Nakapagbasa ka ba kanina? O baka hindi na? No? Hindi ko naman hiling na mawala ang Bible studying ito. Ayaw kong mawala ang Bible studying ito. Pero ang pinakaayaw ko, ang pinakaayaw natin, yung naka-attend ka nga ng Bible study, na wala naman yung personal Bible reading natin. No? So, ingatan natin yung personal Bible reading. Hindi ko sinasabing huwag nang umaten sa Bible study. Ang sinasabi ko, yung personal Bible reading, sana huwag mawala. Sana nandun pa din. Sana yung excitement natin kahapon, ganun pa rin hanggang ngayon. At sana ganun din hanggang bukas. Kasi frequency ang fervency. Ano ibig sabihin? Araw-araw ang pagiging mainit natin or excited natin sa Bible study or sa anumang gawain ng Panginoon. At gagawin natin yan faithfully. Ang sabi ng Biblia sa Joshua 24 verse number 15, "And as for me and my house, we will serve the Lord." Revelation chapter 2 verse number 10, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison that he may be tried. But be thou faithful unto death." Be thou faithful unto death, sabi ng Biblia. "And I will give thee the crown of life." So sana maging faithful. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse number 2. Sabi ng Biblia, "Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." Faithful. Oh, sabihin na natin, nung last month naman, nag-araw-araw ako eh. Frequency yun ang tawag doon kasi inaraw-araw eh. Frequency, araw-araw, frequent, madalas. Pero nung silbi nung nakaraang buwan, kung ngayon, hindi mo pa ulit gagawin. Kasi ang pinag-uusapan natin, faithfully, yung frequency, at yung fervency, dapat frequency. No? So sana, bilang mga mananampalataya, yung excitement natin nandoon. No, bakit always? Bakit kailangan nating dalasan? Bakit kailangan nating araw-arawin? Bakit kailangan araw-gabi yung Bible study? Kasi sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5, verse number 16. Ephesians chapter 5, verse number 16. "Redeeming the time because the days are evil." No, redeeming the time. Kung meron tayong dapat gawin para sa Panginoon, bakit hindi pa ngayon? Yung Bible study. Buti nga, hindi na natin sinabing next month na lang eh. Kasi dapat ngayon. Bakit? Kasi may battle eh. May spiritual battle tayong kinakaharap. At ang nais ng Diablo ay mawala yung personal devotion mo at personal devotion ko. Mawala yung Bible study na meron tayo dito bilang isang pamilya. At sana huwag manalo ang Diablo sa ating pamilya. Sa ating buhay. Sana bilang pamilya nandun pa rin yung alab ng pagbabasa. Nandun pa rin yung dalas ng pagbabasa at nandun pa rin yung pagiging tapat, no, sa Bible study, no? So sana bilang mga mananampalataya wag nating hayaan o wag nating bigyan ng pagkakataon ng Diablo na manalo sa ating buhay. So yun lang. I hope na natuto tayo. Fervency on fire. Pangalawa, frequency, madalas, always. Hindi sometimes, hindi oftentimes, always. At pangatlo, faithfully. Maging tapat sana tayo hanggang kunin tayo ng Panginoon. Tapat.
may nakakakita man o wala, tapat. Kasi ang Panginoon, kahit kailan, hindi niya kalilimutan yan. Sabi sa Hebrews chapter 6, verse number 10. Isingit ko lang, Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which He have showed toward His name, in that He have ministered to the saints and to ministers. So, thank you. O, ang Diyos, hindi kalilimutan ng ating ginagawa. May nakakakita man o wala. So, yun lang. I hope natuto tayo. Intensity. At makikita ang intensity natin sa kung gaano kakaalam at kung gaano kakadalas at kung hanggang kailan. Hanggang kailan? Sabi ng Bible sa Revelation 2:10, be thou faithful unto death. So yun lang. Let's pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Hiling po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na manguna at mangusap. At sana, Panginoon, ay nangusap, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay. Ama, tulungan mo po kami na maging sensitibo sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Hiling po namin na ikaw ang naitaas. Patuloy mo pong palakasin, patatagin ang aming mga resistensya at pangangatawan. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming ilayo sa posibilidad na mahawa ng COVID-19. Maraming salamat, Ama, kay Papa, kay Mama, kay Jude, kay Kuya, kay Shelly. Patuloy mo po kaming ingatan at maging united, magkaisa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo po kami na huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo sa aming buhay. Huwag magkaroon ng away or alitan, Panginoon. Ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, beloved, ready? Say, beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not God, for God is love. Love one another, 1 John 4:7 and 8. Bye-bye. Thank you.